Ang kakulangan daw sa imprastruktura ang dahilan ng pananatili ng mataas na bilang ng mga mahihirap at walang trabaho sa Pilipinas. Tinatayang 3.5 bilyong piso kada araw ang nawawala dahil sa matinding traffic sa EDSA. Ito daw ay naasahang tataas pa ng 5.4 na bilyong piso kada araw pagsapit ng 2035 kung hindi ito masosolusyonan. Ito ay base sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency. Nasaan na nga ba tayo sa larangan ng infrastructure development? Kailan makakaranas ng ginhawa ang ating mga commuters? Magandang gabi. Ako po si Veronica Baluyot Jimenez. Ito ang malalimang pagsusuri sa mga problema at isyu ng bansa na aking itatala sa Veronica Files. Parusa sa nakararaming commuters ang araw-araw na biyahe papasok sa trabaho. Tulad na lamang ni Rose Morte na isang call center agent na nagko-commute araw-araw mula Antipolo patungong Makati. Alas 5 pa lamang na umagay umaalis na siya sa bahay dahil umaabot ng 3 oras ang kanyang biyahe papasok sa opisina. Reklamo niya, lalo pa daw lumala ang biyahe nang magsimula ang mga bare months. Depende sa shift ng pasok ko. Halimbawa, pag 9 to 6, kailangan 5 a.m. na sabihan na ako niyan. Kasi before, 3 hours lang yung allotted time ko. Pero ngayon, 4 hours na, parang ako nasa Baguio. Dagdag pa daw dito ang pasakit di lamang sa pila, kundi sa loob mismo ng MRT. Siksikan, alam mo yung tipong lagi kang naiipit. Alam mo yung gusto mong sikuhin yung katabi mo kasi naiipit na yung private part mo or kung ano naiipit sa'yo pero wala kang magawa, kailangan mahabaan yung pasensya mo. Ang mas matindi daw, mayat mayang nasisiraan ang mga bagon. Nasiraan kami sa May Buendia. Humiwala yung bagon. Ginawa namin, naglakad kami sa May Riles. Pinababa na kami para lang marating namin yung Ayala Station. Pero di lamang ang mga nagko-commute ang nahihirapan. Pati mga pribadong sasakyan at public utility vehicles ay biktima na rin ng traffic congestion sa Kalakhang, Maynila. Ayon sa isang survey ng Waze, ang navigation app ng Google, ang Metro Manila ang may pinakamalalang traffic sa buong mundo. Base sa datos ng Metro Manila Development Authority, umaabot ng humigit kumulang 400,000 behikulo bawat araw ang dumadaan sa EDSA. Ang average running speed dito ay 19 kilometro kada oras lamang. Idagdag pa dito ang congestion sa mga paliparan na nagiging bangungot na rin para sa mga air travelers. Masasabing malaki ang kakulangan sa public transportation system di lamang sa Kalakhang, Maynila, kundi sa buong bansa. Noong 1990, ipinasa ang Build, Operate, Transfer Law na siyang nagpasok sa pribadong sektor katuwang ang pamahalaan sa public infrastructure development. Noong administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino, pinalitan ang pangalang Build, Operate, Transfer sa Public-Private Partnership o PPP. Ang estratehiyang ito ay naglalayong tugunan ang kakulangan sa infrastruktura, lumikha ng mas maraming trabaho, pasaganahin ang ekonomiya at magkaroon ng inclusive growth sa bansa. Sa 50 proyekto na plinanong gawin sa ilalim ng PPP noong panahon ni Pangulong Noynoy Aquino, 3 lamang ang natapos. Kabilang dito ang beep card payment system, ang 4 na kilometrong daang Harris Lex Road at ang phase 1 ng New Classrooms Project. Bakit hindi natapos ang ibang mga proyekto? Si Undersecretary Ferdinand Pexon ang siyang Executive Director ng Public-Private Partnership Center. Kung ano man yung hindi natapos nung panahon ni President Pinoy, karamihan doon ay nakikita natin ngayon na tinutuloy pa rin. No? So kagaya nung kung napadaan kayo sa Commonwealth Avenue, yung MRT 7, in fact, that was even before nung inapprovehan to before the time ni Pinoy. So ongoing ang construction nito. Yung Skyway Stage 3 project na tinatawag natin na magko-connect sa North Luzon Expressway sa South Luzon Expressway. Ongoing na rin. So tuloy-tuloy naman yung construction.
Pinipili daw ang mga proyektong isasagawa sa ilalim ng PPP base sa benepisyong makukuha ng ating ekonomiya. Ang una-una nilang tinitingnan is the project economically viable, because that is one way to justify a project. Pag sinabi nating economically viable, kung ano man yung mga costs, economic cost ng project, eh mas hihigitan pa ng economic benefits ng project. So kung hindi siya economically viable, then hindi siya maaprubahan. Tinitingnan din yung mga social issues like yung sa environment, yung sa gender. Kabilang din sa ikinukonsidera ay mga posibleng panganib na kaakibat ng proyekto. Ang isang risk ay yung risk na ma-delay yung proyekto dahil kung ano man problema sa construction, no? Which is napakarami, no? So, pinapasa natin yan sa private sector. So, pag na-delay yan, sila ang mananagot ng kung anumang additional gastos na aabutin. So, yung gobyerno, wala na yung sakit ng ulo dun sa delay sa construction or even yung cost overruns. Kung lumalaki yung ginagastos ng private investor, labas ang gobyerno dyan, no? Sa pagdating sa PPP. Tayo naman, sinasalo natin yung risk na related, let's say, sa right-of-way, no? Pag nadidelay ang right-of-way. Pero hindi naman ibig sabihin na magbabayad tayo pagka-delayed ang right-of-way. Maaring ang katumbas nun ay mas mahabang period para dun sa kontrata, dun sa concession. Kasi syempre, kailangan bumawi ang private sector. Noong administrasyon ni Pangulong Marcos, nagkaroon ng construction boom. Subalit nagdulot din ito ng malaking foreign debt. Sa isang executive order na ipinalabas ni Pangulong Marcos, itinatag ang Philippine National Construction Corporation o PNCC. Binigyan ito ng 50 taong franchise para magsagawa ng mga proyektong pang-imprastruktura sa buong bansa. Si Luis Sison ang naging presidente at chief executive officer ng Philippine National Construction Corporation mula 2011 hanggang 2017. It was established in 1976. At that time, President Marcos needed a vehicle to build more roads. So, he convinced Rodolfo Cuenca, who was then the president of CDCP. PNCC was formerly called CDCP. And build us some tollways. The answer was yes. And the North Luzon Expressway was started. CDCP became substantially larger to a degree where CDCP became the largest construction company in, I believe, Asia. That's how big it was. Nagkaroon din daw ang PNCC ng mga proyekto sa ibang bansa. They had projects in Saudi Arabia, they had projects in certain parts of Southeast Asia, quite substantial. And so, because of this size, PNCC or CDCP decided to go into other businesses. They had this money, they were given allocations. Subalit nalugi ang karamihan sa kanilang mga proyekto. So they went into mining, they went into hotel business. Eventually, it lost money. Everything that it had worked for began to go southward, down the drain. And so in 1983, when CDCP was in very bad need of funding, I think the story is that Rodolfo Cuenca went to see President Marcos and said, Mr. President, we owe the government 7 billion pesos. In 1983, that was a lot of money. Malaking pera yan. And so Marcos said, okay, let's do some rehabilitation. So President Marcos issued a presidential decree ordering all government financial institutions who lent money to CDCP to convert all of the loans into equity. So the rehabilitation started. Pero nang umabot na ng 1.52 billion pesos ang utang ng PNCC na na-convert sa equity or shares of stock para sa gobyerno, pumasok na ang central bank. The central bank came into the picture and said, Mr. Marcos, CDCP is going to be a very large borrower. Bawal ho yan. Okay.
So, natigil muna yung conversion into equity. And Marcos was already facing political trouble. Wag na muna yung PNCC. So, natigil yan. However, towards the last part of 1983, he still had a little bit of attention to PNCC. Okay, sabi ni President Marcos, malaki na rin ang na-convert sa equity, take over na natin ang PNCC. That's when the government took over. Late part of 1983. 52% ng PNCC ay naging pag-aari na ng pamahalaan, 24% naman ang napunta sa GSIS at ang natitira ay sa mga pribadong shareholders. Binigyan niya ng super franchise ang PNCC dahil government-owned na siya. So, he says, okay, PNCC, you can now build all the roads you want. And the very key issue in that PD is that anything that connects to the original Skyway must be undertaken by PNCC. So that's when PNCC became a substantial road builder. Pero dahil nalulugi ang kumpanya, hindi nito naipatupad ang mga proyektong nakaplano. PNCC was in very serious financial trouble. So, wala silang nagawa actually. Gumawa sila ng konting rehabilitation ng North Luzon Expressway, pinahabaan nila, but in very little terms. In fact, I don't know how many of you remember that yung North Luzon Expressway, mahaba nga, murang-mura yung toll, I think 20 pesos until Pampanga, at puro butas. Wala silang pang-rehabilitate. So, napabiyaan yan until President Ramos came in. Dito na nagsanib puwersa ang PNCC at ang Lopez Group para maayos ang North Luzon Expressway. Ipinag-utos din doon ni Pangulo Ramos ang pagsasagawa ng South Luzon Expressway at ng Skyway. Dito nagsimula ang konstruksyon ng tollways patungo sa katimugan ng Kalakhang, Maynila. PNCC now came into the picture because it had the super franchise, and then the now famous mayor of Bayambang, Mr. Cesar Kiambao, brought the Indonesian company, Citra, into the Philippines. So nagkaroon ngayon ng joint venture between Citra and PNCC naman this time to build the Skyway. Sa kabila ng matinding traffic na naidulot ng pagtatayo ng elevated skyway, natuwa ang mga commuters sa katimugan ng Metro Manila nang matamasa nila ang ginhawa ng kauna-unahang skyway sa bansa. Noong mga panahong yun, paumpisa pa lamang ang pagde-develop ng Parañaque, Alabang at Las Piñas. Noong mid-1990s, natigil ang pagpapatupad ng karugtong ng SLEX at Skyway. Pera ang naging problema. Kasi nagkaroon sila ng major decision change. Ang unang skyway sana gagawin from EDSA to Alabang. Kasi of the development in Alabang and the south, sabi nila, kayang gawin ng volume yan para mabawi. But sa mga tanong ko, tinanong ko, sino ang nagpalit niyan? Walang nakakaalala. Hindi nila alam kung bakit pinalitan. Meaning, pinalitan yung stretch ng highway. So, instead of EDSA to Alabang, they decided Buendia hanggang Sukat. Si Attorney Paulino Gueco ay dating project manager ng gobyerno para sa Skyway at dating pinuno ng administration ng Toll Regulatory Board. The original alignment based dun sa tunay na plano, pagdating sa Buendia, lilihis yung alignment at pupunta doon sa release ng tren. So yung release ng tren nasa ilalim, ang skyway nasa taas. So yung South Superhighway from Buendia, hindi dyan yung skyway. Doon sa release ng tren at susundan yung release ng tren, papunta na ng North Expressway. But ang nangyari, meron itinayong condominium, yung present condominium ngayon na nandyan, natayo na. So, hindi na tinuloy doon. So, tinuloy na lang doon sa South Superhighway. Natapos nila ang kalsada mula Buendia hanggang Sukat.
pero naging dagok sa kanila ito dahil kakaunti lamang ang mga sasakyan dumadaan dito. Eh walang volume yung Buendia until EDSA, kukonti yun. So hindi nila mabawi yung perang ginagawa nila. So hindi nila matuloy yung Skyway. All the plans could not happen because of that. Noong 1997, nagkaroon ng Asian financial crisis. Dahil dito, mula 26 pesos to a dollar noong January 1997, nag-depreciate ang peso sa 46 pesos to a dollar noong January 1998. Nagresulta ito sa pagdoble ng dollar loan ng Skyway project. Dagdag pa dito ang mababang kita ng Skyway dahil sa kakaunting mga sasakyan na gumagamit ng Skyway noon. Hindi daw nabayaran ang pagkakautang ng Skyway kung kaya't napatawan pa ito ng mga penalties at interest. They were having financial trouble. Citra and PNCC had to borrow money from hedge funds para lang ma-keep on yung Skyway. Until finally, probably by a stroke of luck, somebody, I don't know who, maybe Citra, said, sayang naman yung volume from sukat hanggang Alabang. Hindi natin na nagagawa ng paraan yan. So, let's find a way to do it. Noong 2007, sa pagsisikap ng Citra ay na-restructure ang utang ng Skyway. Nabayaran ng malaking bahagi ng pagkakautang nito at nakumpleto ang construction ng Skyway Stage 2 mula Bikutan hanggang Alabang noong 2010. Sa pagbubukas ng Skyway Stage 2, tumaas ang traffic volume nito kung kaya't gumanda ang cash flow ng Citra. Matapos ang construction ng Skyway 2, ay inayayahan ng Citra ang San Miguel Corporation na makibahagi sa pagtatayo ng Skyway Stage 3 at 4. They acquired the South Luzon Expressway from Alabang to Calamba. They acquired the Star Tollway. Naalala mo ba kung ano ang sitwasyon ng mga kalsada at trapiko bago itinayo ang mga Skyway at flyover?